closer to home, pag-usapan natin tong Catriona Gray issue at saka Liza Soberano. Gaganda nila, no? Puro seryosong topic. Tingin nyo ba, dapat bang bansagan silang MPA o kahit na ano pa man na red tagging na sinasabi? Elmer, your take. Ngayon lang naman kasi nauso yung red tagging. Eh, matagal na yan. Marami yan sa mall. Matagal na yan, pare. Mga red tags yan. Levi's. Diba yung Levi's? Hindi, ngayon lang kasi nauso yan. Kumbaga, ngayon lang napapalaki ng gusto. Kasi dati naman, siguro nung mga 80s, 90s, kahit magsasalita ka dyan na ayoko sa gobyerno. Hindi ka naman tinatag na red eh. Hindi. Hindi ah. Mas mas delikado ng araw. Kami, nung kalito ka, sa gaano kami na ganyan? Mas delikado red tagging nung araw kesa ngayon. 80s, pag na-red tag ka, mawala ka. Alam ko, pag red tag, mura. Masarap din yan, di ba? Hindi muna itong red tagging na to, malaki ang budget para sa ano, sa campaign na yan. Di ba yung red tag, ano yun, kapag may marumi yung dagat sa Basa Manila Bay, bawal kumain ng mga seafoods? Red tag yun! Red tag ba yan? Pero mali kasi yung ano eh, mali yung approach ng military. Talagang gusto nilang hanapin yung sinasabi nilang terrorist. Wala yan diyan. Okay. Wala yan diyan. Ang hinahanap kasi, ang gusto kasi nila para ano eh, prime beef agad eh. Wala, hindi pwede mag-NPA ang mga artista na yan. Ang sasarap ng buhay niyan. Okay. Hindi mag-NPA yan. Mm. Diba? Tanungin natin yung ating lifestyle man. Watch, anong take mo dyan? Total, mga celebrities to, sila Liza at saka si Catriona. Crush ko si Liza. Same. Liza. Same. Napakaganda mo ba? Okay.